sabihin sa atin ng iba. Ika'y akin, ako'y sa'yo. Hello, Kath Den fans! So, ito na mga sombreros, no? Medyo late ko ito na-upload, itong interview ng Kath Den mga sombreros kaya Ma'am Bianca Gonzalez na BRGY mga sombreros ng na-title or kung mapapara lang kanyang channel sa The Filipino Channel mga sombreros. And yung ginawa nila dito, more revelations lang sa kumagpasa shoot nila sa Canada mga sombreros. And then yung struggles nila emotionally, physically, yung environment mga sombreros sa Canada and so on. And then ang surprise nila dito sa Kath Den ay yung mga ano, yung mga OFWs natin sa buong mundo na kumbaga pa parang nag-personal greeting sila sa Kath Den mga sombreros na marami. Maraming mga lugar or mga bansa like France, sa Kuwait mga kasombreros, sa Canada, no, talaga nandun sa Canada, sa Saudi Arabia, no, sa Riyadh mga kasombreros, sa Switzerland, sa Hong Kong, and so on. And then, yung pinakakwela dito, no, parang nakikita talaga si Sir Alden, tsaka lalo na si Ma'am Catherine mga kasombreros, kasi mahilig talaga si box office queen, si attorney mga kasombreros sa mga bata. Tapos kaya sabi dito ng isa, nung parang yung baby niya, na parang siguro 10 years old or something, ay parang kamukha daw niya si Sir Alden, na marami daw nagsasabi na kamukha daw niya si Sir Alden. Kung kaya si Ma'am Catherine tsaka si Sir Alden, parang na-touch din talaga mga kasombreros, no? Then lalo si Ma'am Catherine kasi mahilig talaga sa baby si Ma'am Catherine mga kasombreros. So alam nyo na, no? Si Mr. and Mrs. Hindi, joke lang po. Si Mr. and Mrs. Fulkerson mga kasombreros. Alright, so yun lang ang papanood natin mga kasombreros. And sa mga hindi pa po nakapanood, no? Alam nyo na ang gagawin kapag meron budget, no? Paglaanan ng budget. Naglalaan talaga ng budget kasi marami na akong kilala kahit dito sa probinsya, talagang nanood sila, no? They made time para po makapanood mga kasombreros ng Hello Love Again, kahit na yung simpleng parang ano lang, parang date mga kasombreros na mag-asawa, ganun-ganun, o kahit na single mga kasombreros, no? Talagang they make time mga kasombreros para manood po kasi sobrang ganda ng reviews mga kasombreros. And speaking of reviews, itong Rotten Tomatoes na isang kumbaga pa website ng pelikula mga kasombreros na nagre-review, nakita ko sa post ng Star Cinema ito mga kasombreros, pero hindi ko lang siya kumbaga pa nabigyan ng atensyon, not until nang binalita ng ano ng GMA na yun pala, no, talagang kumbaga pa reliable pala ito na source mga kasombreros na kapag nag-submit, kasi ang ginagawa dito nagsasubmit ang mga audience mga kasombreros, mga audiences ng kanilang review, ng kanilang feedback mga kasombreros sa tungkol sa movie, no, na Hello Love Again. And nga talagang 96% ng mga audience mga kasombreros ay talagang approve mga kasombreros ang Hello Love Again para sa kanila. So another, kumbaga pa another milestone mga kasombreros ito sa Kath Den na kasi ano eh, pag nag-survey ka minsan talagang maano ka, kakabahan ka na positive ba yung feedback ng mga tao. Kasi pwede mo namang kumbaga yung ipapalabas dito sa ating channel o sa palabas sa ano ng Star Cinema for example, no, talagang yung salang-sala lang na mga positive na mga sinasabi ng tao, pero ito talaga personal, no, talagang sinabmit nila yung kanilang reviews, so nung binasa and then tinabulate mga kasombreros ay 96% ay approve na approve mga kasombreros sa audience, sa masang Pilipino at maging sa mga foreigners mga kasombreros ang Hello Love Again. So come to think of that, so para siyang talagang tag dito, achievement, no, great achievement internationally pa talaga mga kasombreros, locally and internationally. So kaya pala, no, kaya palang gawin na mga Filipinos mga kasombreros itong sa film industry mga kasombreros in general. Alright, so ayun naman po yung pagpalain po kayo. Projects for you too. Some people say I look like you. Aww. Yeah. Congratulations again and good luck. Ang cute niya. Aww. Thank you guys. Messages from our global Pinoys all around the world. What would you like to tell them? Wow, thank you for the surprise. Thank Aww. You. To everyone who gave their messages, thank you so much. We feel your excitement and your support. Yeah, we're so happy to be back as well.
Para po sa ating Word of God, mga kasamira, sobrang ganda po ng topic natin na ito. Ito po ay pinamagatan nating The People Pleaser Trap. Okay? May mga tao talaga na gustong parati ang atensyon, gusto parating makuha ang kumbaga pang simpatya, ang atensyon ng ibang tao, mga sombreros, para maging masaya sila. Kumbaga pa, they are being fulfilled if the people's attentions are given to them. So, ganun mga sombreros. So, this is what we call the people pleaser trap. Pwede rin siyang sa manager mo, for example, sa supervisor mo, sa teacher mo. So, hindi naman tayo nagiging sip-sip. Sorry po sa term. So, parang nagiging sip-sip mga sombreros sa ating taong gustong kumbaga pamaplease mga kasombreros, and sometimes it will lead us to a trap, no? Magiging trap mga kasombreros kasi para maplease ang tao, gagawin mo yung gusto nila, gagawin mo yung request nila mga kasombreros kahit na minsan ay hindi na tama para lang maplease sila mga kasombreros. So dito natin kumbaga matitimbang mga kasombreros ang God pleaser versus people pleaser mga kasombreros, and always remember that when you please, kumbaga pa yung nasa mindset at nasa intention mo lang parati yung ma-please yung ibang tao, so that's a trap, okay? Panlilin lang at saka bait mga kasombreros, kumbaga papain din ito pala mga kasombreros. Proverbs 29:25, it is dangerous to be concerned with what others think of you, but if you trust the Lord, you are safe. So malinaw na malinaw mga kasombreros, and even the Bible clarifies and verifies mga kasombreros na ganito, no, delikado. It is dangerous to be concerned with what others think of you. Siguro not all the time, okay? May mga times na pag in-evaluate ka nila, they criticize you. At the end of the day, ma-realize mo na tama sila. So, ganun mga kasombreros. Sabi dito, pero kapag nag-trust kasi tayo sa Panginoon, bibigyan niya tayo ng kumagapaan ng maamo, ng kaamuhan, bibigyan niya tayo ng pasensya, ng pag-ibig, and gugustuhin ka ng mga tao. If you trust the Lord, if you believe the Lord, He will give you a character like Christ. So, given na yun mga kasombreros. Another verse po, Galatians 1:10, I am not trying to be a people pleaser. This was Apostle Paul. No, I am trying to please God. If I were still trying to please people, I would not be a Christ's servant. So, ganun mga kasombreros. Malinaw na it's a trap, no? Kapag ang mindset natin parati, kay parati, take note of that. Kapag parati nating iniisip na magugustuhan kaya ni ganito, magugustuhan kaya ni ganyan, magugustuhan kaya ni ganito, okay ba sa kanya, okay ba sa kanya. So kapag ganun na lang parati mga kasombreros ang takbo ng ating isipan, ay nako po, mag-isip-isip na po tayo mga kasombreros, because it's a trap, it's a pain mga kasombreros from Satan. So it's really important to have a proper and right mindset mga kasombreros, and the Holy Bible teaches us kumbaga pa na mga strategies, hindi lamang na mga ano ha, hindi lamang spiritual but also practical at literal natin magagamit sa ating buhay mga kasombreros, lalo na po yung Book of Proverbs and Ecclesiastes mga kasombreros, talagang makakagain tayo ng wisdom because these books talk about wisdom. So if we read and read Proverbs and Ecclesiastes mga kasombreros, talagang tuturuan tayo how to live a life that is pleasing sa harapan ng Panginoon. And ito kasi ang kagandahan, kapag pinipleas natin ang Panginoon mga kasombreros, bibigyan niya tayo ng a character na magugustuhan din ng tao. So it's not like you are always pleasing people, but if you please God, people are also pleased upon your life or toward your life mga kasombreros. Ganun po siya kaganda. Ganun po ka the best mga kasombreros if we serve, if we obey, if you love God with all our hearts, mind, soul, and strength. We're not perfect human. We're not perfect humans. We're all imperfect mga kasombreros, pero nandun yung desire natin na ma-please siya. And as we please, as we work out our salvation, as we please God mga kasombreros, ay nagkakaroon tayo ng Christ-like character. Okay? Nagkakaroon tayo ng kumbaga pa yung light, yung gentleness, yung kabaitan mga kasombreros ay nakita sa ating buhay. That is why hindi natin mamalayan na binamahal na pala tayo ng tao, because we please God, not people. Alright? So ganun po siya mga kasombreros. Hindi na ibig sabihin na if you please God, hindi mo na susunod ng tao, no, hindi ka na kumbaga pa
hindi mo na sila pakikinggan. So hindi po ganun. Sometimes, ginagamit din naman ng Diyos ang tao so that mapukaw tayo or magising tayo sa katotohanan na mali yung ginagawa natin. For example, pero what I'm trying to say is, at ginasasabi dito mga sources, is kapag piniplease mo nilang all the time ang tao, na sa kanila mo na binibigay lahat ng control, lahat ng desisyon, kung okay ba, approve ba, no, mali po yun mga sources. And at the end of the day, para ka nalang naging depende sa kanila. Okay? Parang sa kanila lahat ka silalay yung iyong desisyon at saka plano sa buhay. Hindi na ikaw o hindi na sa Diyos mga kasombreros. So clear na clear po, no? It's very pellucid, kumbaga pa crystal clear mga kasombreros. It is dangerous to be concerned with what others think of you. But if you trust the Lord, you are safe. So Galatians 1:10, no? Sabi dito, I'm not trying to be a people pleaser. No, I am trying to please God. If I were still trying to please people, I would not be Christ's servant. Alright, so yan lamang po in the meantime mga kasumbreros. Ano nga po, ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, and sweet name of the Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po mga kasumbreros. Paalam po. I love you all.